Thank you for shopping, ma'am, sir. Excuse me. Yes, ma'am. Okay, iwan ko lang to dito. Ay, pwede na po yan. Hindi, iwan ko na lang kasi ayoko magdala habang nagsho-shopping ako. Ayoko may dali. Ma'am, maliit lang naman eh. Pwede na po yan sa loob. Ayoko nga na may hati. At least, di ba, yung number, sabi na. Okay. O number nyo. Miss, anong number niyo? Huh? Okay. 0919-578-2643. Uy, text mo ko ah. Nakakasunod na kasi! Dito ka na! Ka na lang dito sa baggage counter. Bagay na bagay sa'yo. Bakit? Eh, mukhang sanay na sanay ka namang iniiwanan eh. Stan, kukunin ko na yung aso na iniwan ko kanina at yung number niyo. Stan, pwede ba? Pakilabas yung aso ko. Pamadali ako eh. Wala eh. Hindi mo naman sinabi, matapon pala aso mo. Ginawa niya sa akin, eh. Ingatan lang, ha? Mabasag. Miss! Hold up ko! Nasaan ang kayaan niyo? Eh, nandito mo siya sa loob. Mata! Tara, mga mata! Ay, sandali lang ko, sir. Sandali lang ko. Bago kayo pumasok, eh, pakiiwan lang ko yung mga barilyo. Excuse me, number 28, please. 28. Boy! Bakit bawas tong cake ko? Ba't may tumi? Mami! Huwag kong magtabas na magbibinta kapag wala kang sinaba, ha? Miss, iwanan ko po ito. Baka mawala eh. Ah, o sige ho. Pero kailangan nyo po nang kumuha ng number. Sige ho. Iyan nyo ako ng number. Miss, pwede pa akong makaingin ng isa pang number? Para saan po? Number? Para po dito sa number ko. Baka mawala eh. Just a little bubble guy.
us to a little bubble gang. Just remember when. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron ang susunod na si Ate Evelyn Magpayo or Tita Evs. Or ito sa programa nito, ang Remember M, Remember E, put them together, remember when. Ngayon pong gabi ay napakalahon ang ating giham dahil ito po ay nanggaling sa isang OCW na nagtatrabaho sa Pakistan. Ang pangalan niya po ay si Lito Biglam Buelta. Basahin po natin ang kanyang liham. Dear Ate Evs, matagal ko na pong pangarap na makapagtrabaho sa Middle East. Kaya nagsikap ako, pero kulang pa rin ang aking naipon. Mabuti na lang at meron akong mapagmahal na asawa na gumawa ng paraan para mabayaran ko ang placement fee. Noong September, natuloy din sa wakas ang pag-abroad ko. Ate, malupit ang tadhana. Wala pang isang buwan ay nagkaroon na ng gera sa karating bansa, ang Afghanistan. Kaya nagpasya akong umuwi. And... Tay! Tatay! Umalik ka agad! Oo nga, anak. Ang laki mo na. Uwal ka naman, tay. Isang buwan ka lang nawala, eh. Saka ng nanay. Ay! Andun, andun. Pagdede si baby. Nay! Nay! Nay, may bisita tayo! Sino yan? Si tatay! Hoy! Ginagawa mo dito? Hindi ba nakikita? Papa Daddy ako. Hindi ka ba natutuwa na nandito na ako? Hindi! Bakit bumalik ka pa dito? Honey naman, ba't naman ako babalik dun sa Pakistan? Eh, gera ngayon dun. Gera? Wala akong pakialam sa gera. Bakit iniintindi mo pa yung mga gerang ganyan? Ha? Mas importante ang dollars, kaya bumalik ka na dun! Importante po ba ang pera para sa'yo? Oo. Hindi ba mas nakakatulong kung nandito ako na hindi ako madadamay doon? Malalayo tayo sa panganib. Ako, malalayo ko sa panganib. Wala ako sa gera. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo nalang iniisip. Yung kalagayan namin ngayon mag-ina. Paano na lang yan? Paano na yung panggatas ng bata? Marami ko naman gatas. Hey. Oo nga. Pero hindi yun eh. Dapat hindi ka na bumalik dito. Kinapanang ko pa naman yung mukha ko. Para lang makapangutang dyan kung pa ni kanino. Hindi ka na nahiya. Kung ikaw kaya girahin ko. Ano naman, hindi naman ang trabaho dito lang eh. Pwede mo na ako mag-artista eh. Mag action star ako. Huwag ka na magpatawa. Sorry! Oh, Chubby! Sorry. Ito, meron akong toy for you. Robot. Ay, bagong laruan! Ano ba sabihin ito? Hey! Ano? Anong ginagawa niya sa mo dito, di ba? Di ba isang taon ang kontrata niya sa Pakistan? Ba't nandito yan, ha? Sandali. Bakit nagtatanong yung lalaki yan? Anong karapatan yan? Anong ugnayan ninyo ng lalaking ito? Wala. Alam ko na! Oh, nataksil! Ha? Sabi nga, hat-hat ka mag-abroad ako dahil nauhumaling ka dyan sa lalaking yan! Ha? Hindi! Ano? Ano? Gigirahin ko yan! Huwag! 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 Tumigil ka! Huwag kang nalantinan dito! Huwag! Huwag! Sigilin mo kami! Huwag naman po siya sasaktan! Dahil hindi pa alam sa kanya ako ng utang para makarating ka sa abroad! Hi, baby. Mom. Mom, hindi ka
gagawin ko? Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Ano ang gagawin ko ngayon? Ate Ev, ano ang gagawin ko? Ayoko na sa misis kong taksil, pero ayoko rin bumalik sa Pakistan. Pero nakikiramay ako sa iyo lito, masakit ang nangyari sa iyo. At ang maipapayo ko sa iyo ay kasuhan mo ng adultery ang iyong asawa. Dahil ikaw ang nasa katwiran, alam kong mapapa sa iyo ang mga bata! Lumayo ka! Malapit na ang Pasko. Ano yung pahirap ko? Tapos ganito ang gagawin niyo sa akin, i-demanda ko kayo! Kakasuhan ko kayo ng adultery. Pati ang anak niyan, yung baby kong yan, sa akin mapupunta yan! Bakit yan? Hindi mo baby to! Baby ko yan! Hindi mo baby to! Bakit? Tignan mo. Yan, ako ang tatay nito. Totoo ba yung sinasabi niya? Kaya pala yung dumidigay si baby. Hindi amoy gatas, kundi amoy shawarma! Chubby, tara! Magbalot na tayo ng damit. Aalisan na, aalis tayo! Tara na! Isoli mo itong laruan! Sandali! Hindi mo siya pwedeng isama. Dahil ako ang nanay niya. Pero hindi ikaw ang tatay! Ganun naman! Oo! Ano ibig sabihin nito? Sino ang tatay? Siya rin? Hindi, hindi ako. Iba naman. Nasalihang ka na sa pari mo. Nalalim mo si paring Rudy, yung magaling mag-basketball. Si Rudy? Oo, di hamak na mas malaki naman yun kesa sa'yo. Right? Right, ma'am. Kawawa naman ako. Hey, kids! Come here, kids! Nasa isang bahay ako. Wala ako ni isang anak. Wala akong anak dito. Tingnan mo yung baby ko. Talagang sila na! Anak mo nga ito! Bueno, yan po ang liham ni Lito na nagmula pa sa... Pakistan at... Aksay pa ito itong ulatan! Ay! Atrax! Atrax! Ilang araw na hindi kumakain, gusto ko tumutulog na. Nakita niyo yun, mga kaibigan. Yan ang pagmumukha ng isang lalaking gustong-gusto niya ang kanyang naririnig mula sa kanyang nobya. Yan ang tinatawag ng mga lalaking musika sa aming pandemic. Ano-ano ba yung mga yan? Pakinggan natin. Kung ganun eh, sasagutin mo na ba ako? Ha? Sige na nga. Oo. Liha! Ganun eh. Dapat mag-celebrate tayo. Saan mo gusto dalhin kita? Ikaw.
Ibig sabihin, hindi ka magsasama ng chaperon? Chaperon? Puso pa ba yun? May problema eh, kasi nalimutan ko yung pera ko. Wala akong dalang pera mo. Kaya tayo pwedeng magpunta. Don't worry. Wala naman tao sa bahay. Doon na lang tayo. Gawin nating dalawa dun sa bahay mo. Kasi meron akong bagong bathing suit. Kaya gusto ko sanang isukat para makita mo talagang bagay siya sa akin. Boom! Boom! Chakalaka! Boom! 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 Chakalaka! Boom! 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 Hindi ba nakakatakot yun dahil isipin mo, naka-baiting suit ka, tapos tayong dalawa lang sa bahay niyo, walang ibang tao. Paano kung alam mo na, baka may... Huwag ka mag-alala. Wala naman ako ngayon. Halabi na! Halabi na! Halabi na! Halabi na! Halabi na! Ito, naglalakad. Ito. Naglalakad ako. Ito yung sasakyan. Pero kulang ako sa mga ganyan. Chip! Tama na ganun eh. Kulang mo ako.
eh. Inulak mo ko eh. Napapaliwanag lang. Bulit ako eh, oh. Bulit. Kahit informe, ha? Maganda pa, ano yung story mo? Pagkuhan. Number. Wala na po. Sige, okay na po ito. Pwede na po yan. Ha? Eh, paano yan? Eh, ang bigat-bigat niyan. Paano ko dadalhin yan? Paano ko mag-shopping ko? Kailangan ko talagang tumutiwanan yan dito. Wala ako ng number. Sandali, ma'am. Sige, gagawa natin ng paraan. Kailangan mo ng number, ha? Ito, ma'am. Susulatan ko na lang kayo ng number, ha? Ito, ha? Diba? Tanga ka pala eh. Dito yung alaga kong hayop? Eh, hindi pwede. Alam niyo namang alit din ang malagyan nito eh. Hindi ka kasya yan, oh. Good afternoon, sir. Mom, welcome. Sir, yes. Number 69 nga. Number 69. Wait lang po, okay. Sir. Number 69. Enjoy po. Sir. Oh. Hindi po pwede yan. Hindi pwede yan. Alin po? Kailangan ipasok po dito yan. Lahat po ito? Lahat. Ano po itong mga ito? Mga sapatos, damit, pantalon po. Kailangan po ipasok yan dito. Yan po. Ano po yung mga nandiyan? Ito po eh, mga kwanto eh. Mga granada, dinamita. Ah, pwede yan. Pwede. Pwede sa loob yan. Lunch time na. Oh. Hinga na, relevo tayo, ha? Eh, sino na natin iwan yung ano? Doon na lang? Oo, para walang saan. Ano huwag na lang, sa kotse na lang natin pasok po, tara! Ano ba ito? Walang gusto mag-iwan ng gamit sa akin. Ural, sino ba naman magtitiwala sa pagmumukha mo?
Eh, ikaw naman eh. Kala mo naman, lagi nilang nambobola ako eh. Hindi naman ganun eh. Eh, talaga naman ganyan ka eh. Tsaka, kabisado ko ni mga style na ganyan. Pwede ba? Ha! Teka muna, teka muna. Eh, hindi naman ako nanliligaw dun eh. Hindi ko show tayo babaeng yun. Ikaw lang ang mahal ko. Ganito na lang. Alam mo, sawan-sawan ako sa mga palusot mo. Tsaka isa pa, ang labo mong kausap. Alam mo ba yun? Teka muna, teka muna. Ikaw itong magulo eh. Kapon, sabi mo, tuloy tayo. Manunod tayo ng sine. O, ano nangyari? Ikaw nagkagulo ng usapan natin eh. Teka, nagpunta naman ako doon na. Nagpunta naman ako ng Manila Zoo. O, di ba nga alas 3 pa usapan natin? Ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka nagpakita? Hindi nga eh. Madaling araw na nga ako nakauwi eh. O, yun naman pala eh. Di sana nung wala ka pa, hinintay mo ko. Problema doon. Ano ba ating nalalabas mo? Ha? Na ako nalang lagi may kasalanan. Ha? Ano ba gusto mo? Break na tayo? Ganun ba? Ha? Hindi lang yun. Ide-demanda pa kita dahil sawan-sawa na ako sa'yo! Puro-puro na ako! Hello? Hello, hello? Hello, hello? Ano ba wala ka? Ang sa'yo eh. Ang hiyak sa'yo. Ano? Lagi mo lang ako pinabibintangan eh. Sino man may kasalanan dito, ha? Sumasama ako sa'yo, ide-demanda talaga ano? Sa'yo. Lagi mo lang ako pinapahiram. Eh, duda ka ng duda. Wala ako makasalanan. Pwede bang masukat yung masukat to? Sir, sorry po. Wala pong fitting room dito eh. Fitting room? Fitting room. Wala po. Paano ko naman malalaman kung kasya sa akin yung wala nang fitting room dito? Paano ko naman malalaman kung sabi mo? Sandali lang! Alam nyo bang, maaaring malaman nyo ang sukat ng mga iba't ibang kasukutan sa pamamagitan lang ng iba't ibang parte ng katawan ninyo? Ang ibig ko sabihin, eh hindi nyo na kailangan ng mga medida, ruler, metro, o kahit ano pang pansukat. Iba't ibang parte lang ng katawan nyo, eh malalaman nyo na ang sukat na kailangan nyo. Kagaya itong pantalon. Ha? Oo. Oh, halimbawa, itong pantalon, ang gagawin mo lamang, isasara mo ang butones, stretch mo na ganyan, susukatin mo sa iyong liig. Ganito. Ayan. Pag nagpang-abot ang magkabilang dulo, ibig sabihin, kasya sa'yo yan. Pag hindi nagpang-abot, ibig sabihin, masikip. Pag lumagpas naman, ibig sabihin, maluwag ng ulo. Pwede ko ba masubukan? Ayan. Masikip. Kaya huwag mo bilhin yan. Ang bilhin mo, eh yung maluwag sa'yo o yung eksakto. Oh. Hindi lang sa pantalon! Yan ang gusto kong sabihin pa sa'yo. Ang sukat ng paa mo ay kasing haba nito. Mula sa guhit ng iyong puso hanggang sa guhit sa kabila ng iyong siko. So halimbawa, bibili ka ng sapatos, kagaya nito. Sukatin mo muna kung lagpas ng konti doon sa dito ng puso. Basta kung konti. Oo. At pag lumagpas ng konti yan, ibig sabihin, kasya sa'yo yan. Pagka maliit, ibig sabihin, masikip sa'yo yan. Ha? Naintindihan nyo na? Ego. Yan. Yan. Hindi lamang yan! Sa height ng tao, pwede ba yun? Tutsabi natin yung buong parte ng katawan ng tao. Eh. Ang height ng tao ay masusukat din ng dalawang braso mo. Ha? Dalawang braso. Ganito lang. Hindi pa ka na ganyan. Yan. Ang dulo ng iyong pinakamahabang daliri hanggang sa dulo ng kabilang pinakamahabang daliri, yan ang height ng isang tao. Halimbawa, pag dumipa ka, ganyang kakalaki. Kaya ako ganito kataas. Hindi na kailangan. Gagawin mo na lang. Gagawin mo na lang. Hindi lang yan, may iba pang paraan. Halimbawa, sa mga lalaki, tulad ikaw, sukatin mo ang haba ng iyong ulo mula baba hanggang sa tuktok.
I-multiply mo ng 7 at ganyang katangkad ang lalaki. 7 heads high. Eh, nalita ka po, paano naman sa babae? Sa babae. Abay, sa babae. Ang gagawin mo naman, susukatin mo rin na ganun at i-multiply mo ng 6. 6 heads high ang isang babae. Yan. Ano? Ano? Masukat mo ng ano? Kinabukasan ng lalaki. Ah! Okay. Pwede nating sukat yan sa pamamagitan ng papel at gunting. Halika. Papel at gunting. Ang gagamitin natin ay ang kuko ng hinlalaki ng isang lalaki. Halimbawa. Kuko lang? Oo, kuko lang. Halimbawa. Ikaw, halika dito. Parang ayaw mo. Ito. Kuko ng hinlalaki. Yan ang pagsusukatan natin. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng papel, tutupi natin sa gitna, tutupi uli natin, tapos itutupi natin pa-diagonal. Eh, paano kung mahaba yung kuko ng lalaki? At, dali! At isa pa. Pagka natupi na natin ganyan, susukatin natin mula sa, mula sa puno ng kanyang kuko, hanggang dun. Ito pa ang bawa yan. Yung normal na ginito. Yan. Mula dyan, gugupitin nyo. Oh, kasi ang wrong. Hindi po, ano, ngayon, ibuka natin, ano? Oh, it's dyan, dyan mo makikita ang kinabukasan. Dyan, sa butas. Ang kisego, kisego. Yan, silipin mo. Dyan mo makikita. Kisego. Hey. Sa lalaki. Oh, sa lalaki may paraan. Tatanong ko sa lalaki minsan, laki nung sa babae. Yung laki nun, malalaman mo sa sukat ng laki ng bibig ng babae. Ang inyong facilitator for tonight. You can call me George. And first of all, I'd like to say congratulations sa inyong panlimang taon bilang isang kumpanya. Okay. Well, bilang inyong facilitator, gusto kong ipaalam sa inyo na isa sa mga importanteng elemento ng team building ay yung tinatawag na trust. Yung pagtitiwala isa't isa mula sa kahit sa asan hanggang sa kaibababaan ng mga empleyado dito. Halimbawa, galing sa presidente, pababa sa empleyado, pati sa mga staff. Kailangan wala tayong nililihim na kahit anumang bagay, kay masama, kay mabuti, kailangan ilabas natin. Para ma-earn ang trust ng isa, kailangan sabihin mong iyong saloobin. Okay? Magagawa ba natin yan? Okay. Magagawa natin yan. Bueno, simulan natin kay sa ating Vice President, Ms. Mina. Pwede bang, will you do the honor sa beginning the expression of what we see? Well, natutuwa ako sa pagkakataon ganito dahil alam niyo, minsan hindi natin napapansin na merong mga pagkakamali natin, mga kasama natin. Tulad itong kay Mr. Magalona.
si Mr. Magalona. Ano ba? Yeah, hindi nga alam na sumasama na loob ko dahil parang feeling ko na nananansin na siya eh. Parang hindi na makasabihan. That's unfair. That's unfair, Miss Mina. Yes. Because saan nanggagaling yung uncomfortable feeling mo na yan? That's unfair. Perception mo yan. Because kung ano ang chancing sa'yo, that may not be chancing to me. Really? Huh? Chancing is relative, di ba? Like ako, hindi ko binibigyan ng kahulugan yung paghihipo-hipo sa akin ni Miss Darossi. Para sa akin, that's all normal. Hindi ito yung mga pinagsasabi niya, ha? Baka mag-chelo si Mr. Darossi niyan. Uy, buwan ko siya tama siya. Baka mag-alit sa akin si Mesa. Ano? Si Mesa, totoo ba yung sinasabi ni Mr. Darossi? Boy, that's really happy. Ako, magbibigyan ng action? No. This is unfair. Look. Why do I need to be action? Look at what you... Look, tingnan mo. Hindi ba harassment ito ang ginagawa niya? Dito mo yung mga nakadrawing na yan, ha? O, ano yan? Hindi ka makapagsalita. Kung nadamay mo ko, ilalaglag ko na rin si Miss Darossi. Sama-sama na tayo lahat, di ba? Bakit ako nalala? Tapos hindi ko sari nila yan. Ako nalala. Tingnan ako dito. Kasalanan mo ito. Teka muna, kung mag-resign siya, papayag ba tayo ngayon ako? Mag-resign na rin ako. Team building na ito ay isa lamang... Ay, tumigil ka nga! Ano ba yung ginawa mo? Ano pa siya facilitator? Kakala ko ba team building nag-collapse? O paano ngayon yan? Dahil sa ginawa mo yan, I resign! Dali. Okay. Hindi pwede mag-resign, kumpanya mo to eh. Sorry. Kung kanori ba yung ko? I retire! Sir, pwede niyo mag-apply? You're fired! Pasin mo siya dyan. Patay mo, sino ka to ba? Yes, mamo. Ito ba dyan, oo? Ay, ma... Girls, kayong dalawa dito kayo muna. Kung nasa ka team mo na importante, alam niyo, may meeting. Yes, mamo. Kaya kayong dalawa, ito, bahala na kayo dito. Alam niyo naman yung mga tao dito. Kailangan talakan, ha? Yes, mamo. Okay, kayo muna yung charge dito, ha? Yes, mamo. Bye. Have a good time. Hoy! Dating ba sinabi ni Mamu? Bilis-bilis ang ginagawa mo dyan. Ako ang dami-dami ko na natatabas. Ikaw wala ka pa nagagawa. Ito na nga eh. Bakla ka, tutulad mo naman ako sa'yo, maskulado. Sabi, I know. Panayang pa-cute mo dyan sa gwapong mananahe, ano? Hindi, no? Hindi. Siya ang nagsabi sa akin mismo. Sabi sa akin, tinuhog niya raw kayo nung dating mananabas dito. Sinabi niya yun? Totoo, sinabi niya. Hoy! Mananahe, alit ka nga dito. Bakit? Ano yung sinasabi mo dito sa bruhang to? Wala akong sinasabi dyan. Wala. Ikaw talaga, ang hilig mong magtahi-tahi ng mga salita. Akala mo siguro madali mo ako makukuha, no? Magdadaan ka muna sa butas na karayom. Ano ka ba? Wala akong kinakanta. At saka yung ano, yung makina ko ang singer, hindi ako, no? Ay, bakla, narinig mo yun? Ikaw ah, sama ng tabas ng hila mo. If I know, ikaw ang nagpapakit dyan dun sa manlilip sa baba. Kanino? Dun sa manlilip sa baba, nagpapakit ka. Hindi. Anong hindi? Alam niya sukat mo, no? Alam. Oh, ano, ha? Bakla! Wala, natabahan lang ako. Kalimutan na natin. Hoy! Mananabas! Andiyan na yung mananubos. Ay!
Diyan na. Kalimutan ko na sinabi ka ko. Hi, mom, girl! Hi, mom! I'm calling Miss Cruz. Diyan na ba? Ayun na ba? Busin niya namin. Oo, naayos namin. Ang ganda-ganda. Ito, ang ganda ka. Yan! Oo. Ako nagtapas niyan. Ang ganda! Kita mo nga, hindi nga magkasya sa akin ang sikip-sikip. At saka tingnan nyo ha, tingnan nyo. Ang pangit ng tabas ng tela nyo. Uy, hindi. Bago siya. Pero kung yun. Hindi ko babayaran. Hindi ko babayaran to. Ano ba? Pwede ba isa sa inyo sabihin sa akin ano na naman ang nangyari at bakit lumayas si Miss Cruz? Ah, kasi mamu eh. Ano eh? Near you. Mama. Miss, ito po ang bank book ko. Magde-deposit po ako. Sir, hindi po ito bank ko. Sabi deposit eh. Kulit mo naman eh. Sinabi ng sanglaan to eh. Pwede nga. Bag ko, iniwan ko kanina. Kukunin ko na lang. Ayoko nang iiwan. Bago isip ko. Wala. Sandali ko. Asan ko yung number niyo? Wala. Naitapon ko eh. Eh, kung gano'n, hindi niyo ho makukuha yung bag niyo kung walang number. Hindi pwede. Ganon? Oo, ganon. O sige. Bahala kayo. Teka, teka. Ano ba namin ang bag niyo? Bomba! Pati ko. Sinatan mo. Miss, kasi mo lang yung gamit niyo. Ano kala mo sa akin, shoplifter? Sa arugante mo, ah. Buha ko lang yung trabaho ko. Naku, uuwi ka. O, eto ba ito ko? O, eto ba ito? O, eto ang gamit ko, ha? Eto pa ang sapatos ko. Kala ko, sa'yo na rin, ha? Yan. O, mukho. O, ayan. O, sa'yo na rin yan. O, ito. Pati blouse ko. O, ito. O. O, ito. Ito yung isa ko pang mata, ha? At ito. Ayaw pisihi ko. O, ano pa? Ayaw bang bito mo? O, nga yung number, no? Bibili kita ng sapatos sa taas. Ma'am, pwede na ho yan sa loob. Hindi, ma'am. Pwede na rin ho ito. Pwede na lahat yan. Bakit ayaw mo bang kunin? Ayoko nga magdali. Ayoko nang may bit-bit kasi tinatamad ako. Eh, ma'am, tinatamad din ako eh. Yes, ma'am, sir. Thank you, sir, ma'am. Salamat po. Ano po yun, miss? Iwan ko. Ano po? Iwan ko. Ano po ibig nyo sabihin? Iwan ko! Sigaw, sigaw pa kayo. Iwan nyo. Iwan ko rin sa inyo. Wala kayo. Isang katerba? Anong pagkakaiba nun? Pinapatawag niyo daw po ako? Oo. Alam mo kasi, Mr. Aquitania, yes, naisip ko kasing itaas ang pwesto mo. Ay, talaga po, ma'am? Boss, bakit niyo ba kami pinatawag? Dahil meron akong announcement na sasabihin sa inyo, pero hindi ko alam kung paano ko sisimula na. Boss, sabihin niyo na ho, kasi naman, tuwing kumakandong ako sa inyo, lumulusot ako eh.
Nay! Oh. Nakita mo yun? Ulala ka, oh! Pero marami pa rin akong tama ng loob talaga dahil sinasabi nila, terorista daw kami. Bakla nga siya! Tulad nitong dalawa, naniniwala silang they're completely dandruff-free, but only one of them is bright. Si Abby Emily Mapayo, di ba, Ev? Sure, dito sa programa sa mga ko. Ang remember M, remember E, put them together, remember when. Ay, kung tabi ay napapulit. Ay, kung tabi ay napapulit ang ating ihambay, ito po ay nagkaling sa isang OCW na nagtatrabaho sa Pakistan. Ang pangalan niya po ay si Lito Bigam Puelta. Asahin ko natin ang pangalan. Dear Happy Elf, matagal ko na pong pangarap na makapagtrabaho sa Middle East. Kaya nagsikap ako, pero kulang pa rin ang aking naipon. Mabuti na lang, at meron akong mapagmahal na asawa na gumawa ng paraan para mabayaran ko ang placement fee. Noong September, pinapilit ko wakas ang pag-aabot. Ate, malupit ang kadhana. Wala pang isang buwan ay nagkaroon na ng gera sa karating kanta, ang Afghanistan. Kaya nagsika ako. Ate Elf, ano ang gagawin ko? Ayoko na sa misis kong taksil, pero ayoko na pumalik sa Pakistan. Pero nakikiramay ako sa iyo, Lito. Masakit ang nangyari sa iyo. At ang may papayo ko sa iyo ay kasuhan mo ng adultery ang iyong asawa. Dahil ikaw ang nasa katiran, alam kong mapapa sa iyo ang mga...